electrical supplies and materials. Ang mga electrical materials ay ginoo para sa isang espesyal na layunin tulad na una, makontrol ang daloy ng kuryente. Pangalawa, magdala ng daloy ng kuryente mula sa mapagpupunan patungo sa load o sa kasalukuyang gamit ito. Pangatlo, masecure ang mga wire sa mga fixture nito sa loob at labas ng mga bahay at gusali. At ang panghuli, maprotektahan ang mga bahay, gusali, kagamitan at instrumento mula sa anumang pagkasira at pinsala. Ang mga sumusunod ay ang pinakakaraniwang ginagamit sa gawain pang-critical. Convenience outlet. Ito ay isang aparato na gumaganap bilang mapagpupunan ng enerhiya ng elektrisidad para sa kasalukuyang paggamit ng mga kagamitan. Ito ay kung saan ang nail plug at isang appliance ay pinasaksak at karaniwang nakakabit sa dingding o konektado sa isang extension cord. Maaari itong solo, duplex, triplex, or multiplex at maaari rin nasa ibabaw ang saksakan o flashlight. Sunod naman, ang nail plug. Ito ay sinasaksak sa isang continuous outlet upang magsagawa ng daloy na kuryente. Ang isang patag na cordon or flat cord ay nakakapit sa isang dulo at ang kabilang dulo naman ay konektado sa isang kasalukuyang gamit na appliance. Sunod naman ay switch. Ito ay isang aparato na nag-uugnay, nagko-control o nag-disconnect ka ng daloy ng kuryente sa isang circuit. Ang switch ay maraming mga kidneys, disenyo at uri ng mga ito. Fuse. Ito ay isang protection sa circuit para sa mga biglang pumutok at huminto ang kasalukuyang daloy ng kuryente at nangyayari ito kadalasan kapag labis at sobra ang pagkarga ng daloy ng kuryente o ang tinatawag nating short circuit. Ang fuse ay maaaring night blade, cartridge o flat type. Isunod naman natin ang junction box. Ito ay isang full-piece of cover na material kung saan ginagawa ang mga koneksyon o magkakasamang mga wire. Dito rin nakakabit ang flash type lamp. Ito ay maaaring gawa sa metal o plastic. Circuit breaker. Ito naman ay isang protection na ginagamit kapag nagkaroon ng short circuit upang otomatikong mapalinto ang daloy ng kuryente. Sunod naman ang utility box. Ito ay karaniwang gawa sa metal o plastic na kung saan nakakabit ang flash type convenience outlet at switch. Flat cord. Ito ay isang duplex stranded wire na ginagamit para sa pansamantalang pag-install ng mga cable at karaniwan din ginagamit sa paggawa ng extension cord. Ang karaniwan ginagamit na sinukat ng flat cord ay number 18 or 16. Electrical wire or conductor. Meron tayong pinatawag ng solid or strand. Ang stranded wire ay gawa ito sa maraming mga libla na pinagsama-sama upang magawa ng solong kawat. Samantalang ang solid wire ay gawa sa isang solong libla ng kanso o aluminum wire. Ginagamit ang mga ito sa pag-install ng mga kabel sa loob at labas ng mga gusali. Sunod naman ang conduit pipe. Ito ang material na ginagamit bilang daanan o daluyan ng mga wire para sa protection at insulation. Ang mga ito ay maaaring liquid metallic, flexible metallic conduit, liquid ng metallic, at flexible ng metallic or corrugated plastic conduit. Sunod naman ang clamps. Ito ay ginagamit upang hawakan at maakla ang mga electrical conduit sa tamang posisyon ito. At ang huli ay ang connector. Ito ay ginagamit upang maikabit ang metal or non-metal conduit papunta sa junction box or utility box.